morning, Ohayo gozaimasu, mga kapatid. Welcome back to my channel. And today, I'm gonna share you Bible verse na talagang ito yung lagi sa akin nagpapaalala. It reminds me ng pagmamahal ni Lord sa buhay natin, na talagang saan man tayo pumunta, lagi siyang nandyan to guide us. Ang sabi niya sa Jeremiah 29:11, "My plan for your future has always been filled with hope." Yes, laging ano, lagi yung may pag-asa. Ang plano ni Lord sa buhay natin is iba sa kung anong plano natin. So I'm sure ngayong umaga, ang dami nating mga plano na gustong gawin, na gustong marating, gustong gawin sa buhay natin. But then, still, ang plano pa rin ni Lord, yung magandang plano pa rin ni Lord, yung laging dapat na mayroon tayo. So, ang plano naman sa atin ni Lord is ang maging matagumpay tayo. Sabi niya, with field of hope, na may pag-asa lagi sa ating buhay. So, ayun, be thankful this morning. Sobrang hayaan natin yung mga puso natin, yung ating sarili, na talagang maging mapagpasalamat sa lahat ng nare-receive natin sa buhay natin. At simulan natin ito ngayong umaga, na talagang ma-appreciate natin lahat ng blessing na mayroon tayo. Kahit maliliit lang yan na bagay, but still it's a blessing talaga. And today, yun, sobrang thankful na yung sa umagang ito, nagising tayo na malakas, malusog, nakakapagsalita, and nakakita pa rin. Yun, sobrang thankful. Yung pa lang, sobrang thankful na. And hayaan natin na si Lord yung mag-lead sa buhay natin, sa lahat ng mga gagawin natin o mga gusto nating mayari sa buhay natin. So, yun. Be thankful and yun, mga kapatid, God bless us all. And yun lang, patuloy lang tayo na kumapit kay Lord. Patuloy lang tayo na magpalid sa Kanya sa ating buhay. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya, na siya yung maging driver ng buhay natin. So, yun guys. God bless us all. So, I'm gonna share you a lot of Bible verse. So, samahan niyo ako ngayon.